Hello po, Kasambahay. Good morning po. Ako po ay si Junelo Castillo, founding president of Canine Search and Rescue of the Philippines. At ito po yung aking pit, si Gabay. At tinuruan ko po siya since 7 months. So nakuha ko siya ng 7 months, pina-adapt po siya sa akin dahil po hindi na siya malagaan ng first owner niya dahil sa busy sa business po. So, nag-start po kami ng training ni Gabay, 7 buwan po lang po siya. Sa ngayon po si Gabay ay nasa 2 taon at 8 buwan. Nakapag-retrieval operation na po siya. So nakatanggap na po siya ng Heroes Award last 2021, yung Baguio Odette. Isa po kami doon sa nag-retrieval operation sa isang bayan po dito sa Negros Occidental, sa Sipalay po. So tumulong po kami doon as a volunteer po. Si Gabay po isang asong matatawag ko po na Elite Canine kasi kakaiba po siya sa ibang aso. Tinuruan ko po si Gabay ng halos lahat na ipwede ituturo sa kanya. Ito po si Gabay ay marunong po siya mag-water saver. Pag may nalulunod po, tinuruan ko po siya paano i-save yung isang tao na humingi ng tulong sa tubig. At the same time po, sa search and rescue. So well-versed po si Gabay sa search and rescue sa buhay na tao, sa patay na tao. So yun po yung turo ko sa kanya. Marunong din po siya mag-bomb detection. Marunong din po siya mag-protect sa kanyang handler. Si Gabay, once na introduce ko po sa other handler, po pwede niya proteksyonan sa masasamang tao. Ito po yung mga alam ni Gabay. Isa siyang mix. Kung nakikita nyo siya is medyo malaki yung ulo niya. Yung mother niya is German Shepherd. Ang kanyang father ay Belgian. So kung titingnan mo siya parang nagka-mix na, medyo malaki yung ulo ni Gabay. Matalino siyang aso. Kung bibigyan mo talaga siya ng purong dogpod is talagang, alam nyo naman, medyo mataas na yung presyo ngayon ng mga dogpod natin. Sa ngayon po, alo-alo po. Kasi si Gabay kahit ano naman yung bibigay mo, kinakain niya naman. Binibigyan po siya kasi ng rice and corn. Magluluto ako, then 50% noon, yun yung hihalo ko, 50% din yung dog food. Yun yung pinapakain ko sa kanya. Tapos binibigyan ko min siya ng gulay. Yun yung pang-supplement niya din. Yung vitamins po, yung vitamins ng mga aso. Makakatulong emotionally, stress, kahit pagod ka, pag nakita mo yung aso na lalambing sa'yo, kaka-relieve ng stress. Si Gabay kasi, yung bonding namin kasi is super closeness po kasi. Kasi pag sa trabaho po ako, once na hindi po siya sagabal sa deployment ko po, sinasama ko siya. Mga kasambahay po, ang importante po dyan, pag nag-aalaga po kayo ng aso, ipakita niyo po sa aso yung pagmamahal. Sa akin po kasi bilang trainer, instructor, nagtuturo din po ako at nagtuturo din po ako sa mga handler. Kailangan po kasi makita ng aso yung dedikasyon, pagmamahal sa kanila. Ang pag-train po kasi sa kanila, parang ano din eh, parang part din ng pamilyan, parang bata mo rin yan eh. Pag nagtuturo ka kasi ng aso, pag nakikita nila, di ba, pinapalo mo, sinasaktan mo sila, parang magano yan, lalayo yung ano ng aso sa'yo. So, kailangan makita nila na inalagaan mo. Then, una-una is mayroon siyang confidence. Magkaroon siya ng confidence. Kasi, limbawa, pag ang aso tinuruan mo manatili, may confidence siya na balikan mo siya. Kaya hindi siya aalis. Kasi na-train mo siya na once na umalis ka, babalikan mo siya. Yun yung pag-train. Then, kailangan mo rin yung focus. Ang una-una, pag nagtuturo ka sa aso, kailangan makuha mo yung focus ng aso. Alamin mo rin yung attitude ng aso, kung ano yung ayaw niya, ano yung gusto niya. Kasi diyan mo makukuha yung loob ng aso. Pero mayroon namang malaman mo kung nakakabuti sa kanya o nakakasama. Sa pag-aaso, medyo magastos. Kaya pag hindi ka ready sa pag-aaso, huwag ka na lang mag-aaso. Kasi maraming nag-aalaga ng aso, mapabayaan lang. Maraming aso na yung behavior niya nag-iiba. Kasi ito si Gabay dati, nung nakuha ko siya is medyo mayakin na aso to. Tsaka medyo nagwa-wild din. Kaya kailangan bigyan mo siya talaga ng time. Ang importante dyan, pag nag-aalaga ka ng aso, may ano ka, dedikasyon ka talaga. Sa mga gusto mag-alaga ng aso, titingnan nyo no, kung talagang kaya nyo. Kasi marami ako kung na-encounter na nag-alaga ng aso tapos hindi na rin malagaan, so pa-adapt na lang. Maliban kay Gabay po, meron akong German Shepherd. Si Trooper po is nasa 2 taon.
Labrador, si Jackie, saka si Claudia. Si Sarsi po, yung female ko, yun yung dinedevelop ko ngayon. Kasi yung tinitingnan ko naman, aside kasi sa pag-adapt ng aso, ang tinitingnan ko kasi dyan, makapag-produce po tayo ng quality, magandang aso, matalino. Ang pinaka-purpose ko naman nga pumasok po ako sa larangan ng aaso is makatulong po sa tao. Si Gabay po is a train po ng bomb detection under supervision po from Top K9. Si Top K9 po siya yung nag-guide po sa atin how to train dog sa bomb detection po. Siya po yung nag-guide sa atin, nagtuturo sa atin paano imprint yung dog, how to develop sniffing dog, how to detect bomb. Si Top K9 po yung ano natin, mentor po. Muli po, ako po si Junelo Castillo at ito po yung aking pet, si Gabay. Maraming salamat po, kasambahay.